Nasaksihan ng Pilipinas ang pagdagsa sa foreign direct investments, FDI, Pilipinas, isang lumalagong hub ng pamumuhunan, sa kamakailang paghahayag sa pananalapi. Ang Pilipinas ay nagulat ng netong pagpasok na US$753 million sa foreign direct investment, FDI, noong Hulyo, na minarkahan ng 35.7% na pagtaas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang makabuluhang pagtaas na ito sa mga FDI ay pangunahing hinihimok ng mga netong pamumuhunan ng mga hindi-residente sa mga instrumento sa utang na higit sa doble. Gayunpaman, ang pag-unlad na ito ay nabawi ng pagbaba sa mga netong pamumuhunan ng mga hindi-residente sa equity capital at muling pamumuhunan ng mga kita. Ang nangungunang mga bansang nag-aambag sa equity capital placements ay ang Japan, United States, at Singapore. Ang mga pamumuhunang ito ay nakararami sa mga sektor tulad ng pagmamanupaktura, real estate, at mga industriyang pinansyal at insurance. Sa kabila ng buwanang pagtaas, ang mga net inflow ng FDI mula Enero hanggang Hulyo ay 14.7% na mas mababa kaysa sa nakaraang taon na nagpapakita ng mga pandaigdigang alalahanin sa pagbagal ng paglago, pagharap sa mga hamon at pagpapahusay sa klima ng pamumuhunan. Sa kabila ng potensyal nito, nahuhuli ang Pilipinas sa iba pang bansang ASEAN sa aspeto ng pag-akit ng dayuhang pamumuhunan. Ang bansa ay nakikipagbuno sa mga hamon tulad ng mahinang imprastruktura, mataas na gasto sa kuryente, mabagal na koneksyon sa broadband, hindi pagkakatugma sa regulasyon, at katiwalian. Dagdag pa, ang masalimuot at mabagal na sistema ng hudisyal ay humahadlang sa napapanahong paglutas ng mga komersyal na hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, ang bansa ay aktibong gumagawa ng mga pagsisikap upang mapabuti ang klima ng pamumuhunan nito. Ang mga pag-amyenda sa Public Services Act at Retail Trade Liberalization Act ay nagbukas ng mga dating saradong sektor ng ekonomiya sa 100% dayuhang pamumuhunan. Ang mga pag-amyenda sa Foreign Investment Act ay inalis din ang mga paghihigpit sa dayuhang pagmamay-ari ng mga export enterprise, mga reforma at insentibo. Isang pathway sa pag-akit sa pamumuhunan, ipinatupad din ng Pilipinas ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises, CREATE Act, na nagpapababa sa corporate income tax rate at nag-uutos ng performance-based fiscal incentives. Ang mga espesyal na sonang pang-ekonomiya ng bansa, lalo na ang mga pinamamahalaan ng Philippine Economic Zone Authority, PEZA, ay nag-aalok ng mas kanais-nais na kapaligiran sa negosyo na may regulatory transparency at streamlined na serbisyo para sa mga mamumuhunan. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nakatuon sa pagpapanatili ng paggasta sa infrastruktura at paghikayat sa public-private partnership sa pagpapaunlad ng infrastruktura. Looking ahead, the future of foreign investments in the Philippines. Habang nahaharap pa rin ang Pilipinas sa mga hamon sa pag-akit ng dayuhang pamumuhunan, ang mga pagsisikap ng bansa na mapabuti ang klima ng pamumuhunan nito at buksan ang iba't ibang sektor sa dayuhang pagmamay-ari ay mga positibong hakbang sa lumalagong ekonomiya at kabataan at edukadong manggagawa, ang Pilipinas ay may potensyal na maging isang kaakit-akit na destinasyon para sa dayuhang pamumuhunan sa hinaharap. Habang ang bansa ay patuloy na nagpapatupad ng mga reforma at nagpapaunlad ng magandang klima sa pamumuhunan, maaari nitong masaksihan ang patuloy na pagtaas ng mga dayuhang pamumuhunan na nagtutulak sa paglago at pag-unlad ng ekonomiya. Nananatiling matatag ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa Pilipinas na may mataas na reinvested earnings, tumataas na pag-aproba sa pamumuhunan ng dayuhan, sabi ng DTI. Nananatiling matatag ang kumpiyansa ng mga namumuhunan sa bansa na pinatunayan ng mataas na reinvested earnings at pagtaas ng foreign investment approval sa kabila ng pagbaba ng foreign direct investment, FDI, inflows ng Pilipinas sa unang semestre ng taong ito, Department of Trade and Industry, DTI. Secretary sinabi ni Alfredo Pascual noong Lunes, inilabas ni Pascual ang pahayag bilang tugon sa ulat ng balita na nagsasabing bumaba ang FDI ng 20% sa US$3.7 billion sa unang kalahati ng 2023 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP. Sa kabuuan, bagamat bumaba ang FDI sa Pilipinas sa unang semestre ng 2023, nananatiling matatag ang kumpiyansa ng dayuhang mamumuhunan sa bansa
tulad ng ipinakita ng mataas na reinvested earnings at ang tumataas na foreign investment approval ng BOI at iba pang IPAS, investment promotion agencies, sabi ni Pascual. Ayon kay Pascual, mahalagang kilalanin na ang mga numero ng FDI ay sumasalamin sa mga desisyong ginawa ng mga namumuhunan bago ang aktual na pagpasok ng pondo na naitala ng BSP ang mga pandaigdigang kondisyon sa pananalapi, lalo na ang mataas na inflation at mga rate ng interes sa unang kalahati ng 2023 ay nag-ambag sa pagbaba ng FTO na ito. Gayunpaman, ang naturang pagbaba ay hindi isang fenomenon na natatangi sa Pilipinas. Nakaranas din ang ibang bansa ng ASEAN ng pagbaba ng kanilang FDI. Anya, ang mga kadahilanan tulad ng mga rate ng inflation at mga rate ng pamumuhunan ay lubos na nakakaimpluwensya sa mga desisyon sa FDI. Ang matatag na inflation at mapagkumpetensyang mga rate ng interes sa pangkalahatan ay umaakit ng FDI, samantalang ang mataas na inflation at hindi paborableng mga rate ay maaaring maitaboy ang mga dayuhang mamumuhunan, sabi ni Pascual. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr., ang isang kinatawan na sukatan ng pagganap ng pamumuhunan ay ang mga pag-aproba ng dayuhang pamumuhunan ng mga IPA ng DTA. Binigyang diin ni Pascual na mayroon ding mga dayuhang pamumuhunan sa Pilipinas na hindi rehistrado sa mga IPA at nangyayari ito nang walang incentives. Ipinunto din niya na mula noong 2022, nagkaroon ng pare-parehong pagtaas sa mga pag-aproba na ito ng T Board of Investments, BOI at iba pang IPAS, ang kabuuang pag-aproba ng IPA mula Enero hanggang Hunyo 2022 ay nasa US$1.06 billion, mula Hulyo hanggang Disyembre 2022 US$3.28 billion, at mula Enero hanggang Hunyo 2023 at US$8.45 billion. Ang FDI sa isang partikular na taon ay hindi lamang nagmumula sa mga kamakailang nangunguna sa pamumuhunan. Ang mga pag-agos ng FDI ay maaaring batay sa mga desisyong ginawa taon na ang nakaraan at maaaring maisakatuparan sa mga yugto sa paglipas ng panahon. Ang yugto ng pagbubuntis o ang oras mula sa pagsisimula hanggang sa pagsasakatuparan ay malaki ang pagkakaiba-iba depende sa mga salik tulad ng kalikasan ng proyekto, ang kasangkot na sektor, at kapaligiran ng regulasyon ng host country. Gayunpaman, napakahalagang maunawaan ang pagsasakatuparan ng mga timeline ng mga pamumuhunang ito. Ang FDI sa isang partikular na taon ay hindi lamang nagmumula sa mga kamakailang nangunguna sa pamumuhunan. Ang mga pag-agos ng FDI ay maaaring batay sa mga desisyong ginawa mga taon na ang nakalilipas at maaaring maisakatuparan sa mga yugto ng malaki depende sa mga aktor tulad ng kalikasan ng proyekto, ang kasangkot na sektor at kapaligiran ng regulasyon ng bansa ng host.